Ume! Na, isiset na natin yung ating air fryer. Dahil dito natin guys, lulutuin yung ating liyempo. So, isiset natin siya sa... ...160. Tapos... siguro mga 25 minutes. Tingnan natin sa 25 minutes. Yan, naset na natin. Now guys, nilagay ko na yung ating liyempo doon. Pre-boiled na siya, pinakuluan ko na siya guys. So, ayan. After natin na maset. Ay, bakit nag 180 siya? 160 lang. And then, ta-timer natin siya ng 25 minutes muna. Tingnan natin. Ayan. Tapos, uumpisahan na natin yung ating ginisang munggo. Yan ang secret para sa ating masarap na ginisang munggo ay walang iba kundi ang chicken cubes. Pero ang nilagay natin na lahok ay manok. O, diba? Kakaiba siya. Ayan guys, kumukulo na po yung ating broth. Ayan, mayroon na siyang bula. Hindi ko natatanggalin yan. Laman tiyan din yan. Ayan, so yung aking pre-soak sotanghon. Hindi siya Philippine sotanghon, no? Vietnam siya guys, so try natin. Kasi gusto ko yung aking munggo na may sotanghon.
Ayan. Ayan na. Dahil yung isa ilalagay ko sa aking ibang menu. Ayan. Susunod na natin yung ating munggo. Ayan guys. Before, bago ako nag-photo, inuna ko muna na ilaga yung ating munggo, no? So, nalaga ko na yung ating munggo. Ito siya. So, ngayon, ilalagay na natin doon sa ating stock or sabaw na pinakukuluan. Huwag kang malikot. Ang likot ng aking camera, guys. Pasensya na. Ayan. So, paganyan na siya. Ganito din ba ginagawa nyo? Ewan ko ha, pero ganito ako magmunggo. Hindi ko sinasama, guys, yung pinagpakuluan na tubig. Although, bago ko siya pinakuluan, ay nilinisan ko naman siya, no? Hinugasan ko siya. Ayoko lang nung kulay niya. Kaya, kailangan talaga ay hindi ko isasama. Ayan. Ayan, punong-puno siya, guys. So, ang gagawin natin, tatakpan lang natin siya at pakukuluin natin ng mga 5 minutes para lang maluto yung ating sotanghon. Babalikan natin siya mamaya. Ayan, kulong-kulo na siya. Pahaluin lang natin, guys. Pagkatapos nito, ayan, luto na siya. Pagkatapos nito, isi-set aside natin at lulutuin naman natin yung ating buttered shrimp. Dahil paborito ng aking mother-in-law, si Omoni, ang hipon. So, ayan. Pakakainin natin siya ngayon ng masarap na hapunan. Dahil, guys, yung aking ang munggo, kagaya ng sabi ko kanina, ay nalaga ko na yun before. So, ang niluluto ko na lang dyan ngayon ay yung ating sotanghon. Dahil luto na siya, ngayon ililipat na natin at uumpisahan na natin ang ating second menu or dish na yung hipon. So, paiinitin lang natin yung ating pan. And then, maglalagay tayo dito ng konting cooking oil. Dahil maglalagay pa tayo mamaya ng butter. Hindi ko alam kung saan ko style na kuha to, pero ito yung pinakamadaling ginagawa ko sa hipon. Dahil hindi naman tayo expert pagdating sa hipon. Kaya, bahala na. Lutong bahala na lang siya. Kung ano man ang labasan niya, bahala siya. Basta maluto siya. Ayan. So, ngayon, parang may tubig, guys, yung aking kaserola, no? At nanlalaban. Nagagalit ang mantika. Naririnig nyo ba? Anyway, yung aking biyana naman ay kahit ano, guys, kinakain niya. Kahit Filipino food. For sure. Tingnan natin mamaya kung anong reaction niya sa ating pagkain Pinoy. Dahil nakatikim na rin siya before ng pansit at saka adobo. Ngayon, papasubo ko naman sa kanya yung ginisang munggo. Kasi dito sa Korea, yung munggo is ginagawa nilang yan palaman sa tinapay. Yung matamis, guys. O kaya ginagawa nilang parang lugaw na matamis yung munggo. Minsan yung malalaking red munggo. Yan. Tapos na yung ating in-air fry na pork belly. Tingnan natin. Wow! So, ganyan ang itsura niya, guys. Siguro, kailangan palutungin pa natin siya. Isasalang ko po siya for another 5 minutes. Ayan. Masyadong 5 minutes lang. Ayan. Ngayon dyan, sa ating pinapainit na pan, ihuhulog na natin yung ating hipon. Yung iba nakikita ko, guys, binababad nila sa Sprite. Tapos kung ano-ano para sumarap, no? So, dahil nagmamadali na ako dahil padating na rin talaga yung biyanan ko. Ganyan lang. Ganyan lang ang gagawin ko sa aking hipon. At lalagyan ko siya ng salt. Ayan, 1 teaspoon ng salt. Ganyan. Madali lang naman kasi yung ayan, dahil may balat siya, no? Dinamihan natin yung ating asin. Now, lalagay ko na yung aking garlic. Ubus na yung aking minced garlic.
kailangan natin mag-defrost ulit. O, diba guys, ang dali lang ng ano, ng hipon. Ang dali lang niya talaga maluto. Dahil wala namang high blood yung aking mother-in-law, so okay lang na puro high in cholesterol. Puro putok-batok, ika nga nila. Eh, ganun talaga pag Filipino food, diba? Putok-batok. Pag Korean food, hindi siya masyadong oily. Depende rin sa food na niluluto nila. So ngayon, lalagyan ko na siya guys ng butter at saka ko siya tatakpan. Tama na ba yung butter ko? O, sige, tama na yan. Mahal ang butter kaya tipirin natin. Tapos tatakpan ko na siya guys. Now we will check our shrimp. Ayan! Pwede na. Pwede na siya guys. So gusto ko medyo maiiga siya or matutuyuan siya ng sabaw. Nagkaroon siya ng sabaw guys nung nilagyan ko ng butter, no? So medyo iigahin natin siya. Matutuyuin natin siya ng konti. Ayan guys, excited ako dito sa ating air fried pork belly. Tingnan natin kung gaano ba siya talaga ka-crispy. Napalamig ko na siya at hihiwain na lang natin siya. Wow! Crispy nga siya, guys. Yan, guys. So, kinakain na ng biyanan ko yung ating niluto. O, tayo, ma, kugo ng Pilipino, sigyo, ma. Kugo, cook. Pilipino, sigyo. Masyo, teo. Mateo, te si Mika. Kansa na yo? Oh, ayan. So, buttered shrimp. Diba guys, sabi ko sa inyo, paborito niya ang hipon. Paborito niya talaga. Ayaw daw niya nung lechon kasi yung ngipin niya, gawa dun sa ngipin niya. Kaya, maayaw siya sa karne. So, yung hipon kasi malambot. Anak, kal mo niya. Kuro mo, Ji? Kurag hana, Jura. Yogo, yog. Sewo ka no, ra. Masisayo, ma? Masisayo? Halmoni. Yogi. Yogi tama juseyo. Yan. So, yan guys, sana ay nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon. At hindi na natin hahabain pa. Kakain na siya. Thank you guys. Thank you for watching at kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kakalimutang i-like ang ating video at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please do subscribe. And don't forget to click the notification bell para po ma-update kayo o ma-notify kayo each time na mayroon tayong bagong upload. Thank you guys. See you on my next one. Bye!